Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabataan. Nandito tayo sa ating input para sa ating Diocesan Youth Day. Ang tema ng ating pagtitipong ito, virtual na pagtitipon, ay yung magiging pag-asa tayo sa panahon nitong pandemya. At paano natin ito maisabuhay? Paano tayo magiging source ng pag-asa, lalo-lalo na sa ating mga nakakatanda sa inyo, no? hindi sa akin, sa inyo. Nung ako'y nag-corona sa imahin ng Birhen de la Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, nadama ko yung galak, tuwa ng mga kabataan doon. Nakikita ko na marami sa kanila ang umiiyak, hindi dahil sila'y nalungkot, kundi sila'y nagalak. At ito'y hindi lang sa pagkakataong yon na nakoronahan ang Nuestra Señora de la Asunción. Pati na rin sa ibang mga okasyon ng pagkorona ng Birhen ng Santo Rosario sa Hagunoy, sa Pulong Buhangin, sa Santa Maria, gayon din sa Bukawi. Nandiyan yung mga kabataan at nandiyan yung galak na nakita nilang ang imahe ng Birhen ay pinagputungan. Nakikita ko sa ganitong debosyon ng mga kabataan sa ating diocese ang buhay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya na nanggagaling sa kanilang puso, sa inyong mga puso. It's a faith that is coming from sentiments. At ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Nag-animate sa atin, kumbaga, lalo na sa inyong mga kabataan, upang mapalago ang pananampalataya. Ito naman po ang ating maibahagi sa mga nakatatanda sa inyo. Lalong-lalo na ngayon na maraming mga balakid sa ating buhay. At sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, buhay na pananampalataya, ay mabigyan ninyo ng pag-asa ang mga nakatatanda. Ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi nanggagaling sa inyo lang, sapagkat ito ay hinugot ninyo sa inyong mga magulang o di kaya sa mga nakatatanda sa inyo. Faith that is alive in the young people also is drawn from the elderly. Kaya it's a dynamic process na sa panahon na kayo ay musmos pa, sila ang nagbigay sa inyo ng pananampalataya. Ngayon, na andito na tayo sa maraming kahirapan, kayo ang magbibigay at magbabahagi sa inyong pananampalataya sa kanila. Kasi marami rin sa kanila ang nahinaan ng loob. Ngunit ang pananampalatayang ito ay dapat palalimin at palaguin. Nakikita ko po na ang inyong sigasig ay nakabase doon sa pagmamahal, pag-ibig ninyo sa mga bagay na nakikita natin sa ating relihiyon. Lalong-lalo na sa mga bagay na nahahawakan, nakikita, naaamoy. It's basically a very tangible
tangible faith, yung pananampalatayang nakakahawak at nahahawakan. Kinakailangang palalimin natin ito sa pamamagitan ng pagdadalisay ng ating pag-ibig. Andyan yung pagmamahal sa mga bagay na mga sagrado. Ngunit, hindi dapat na hanggang diyan na lang. Hanggang diyan na lang sa palamuti at pagbibihis ng puon at paggayak ng mga karosa. Kinakailangang magiging dalisay ang ating mga puso upang ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay magiging kaakit-akit, lalo-lalo na sa mga kabataan na naligaw, sabihin natin naligaw ng landas, o di kaya'y nagiging malamig ang kanilang mga puso na parang nawala na ng sigasig at marami ng mga distractions sa kanilang pag-iisip at buhay mismo. And so, this purity of heart, sabi nga natin ng ating Panginoon ay, blessed are the pure of heart, for they shall see God. Itong pagkadalisay ng ating puso ang nagbibigay sa atin ng pananaw kung saan ay ating matagpuan ang ating Panginoon. The presence of the Lord in everyday life. I see na sa ating debosyon o pamimintuho ay nakikita natin ang presensya ng Panginoon sa mga sagradong bagay. And that's true. Dapat itaguyod. Pero kinakailangan din na ang ating mga puso ay magiging dalisay upang ang ating pananaw ay hindi lang nakatuon doon sa kung ano ang nakikita, kundi kung ano ang nararapat gawin at ano ang dapat alisin sa ating buhay upang magiging kaaya-aya tayo sa harap ng Panginoon. Maari naman kasi na meron tayong masigasig na pamimintuho, pero sa ibang parte ng ating buhay ay hindi naaayon o hindi nakatuon sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan ng pagdalisay. At sabi ni Propeta Jeremias, chapter 6, verse 16, na dapat tayo ay bumalik sa ating nakaraan. Going back to the pathways of old. Which is the way to good? Na tanungin natin ang mga tradisyon ng ating mga nakatatanda upang malaman at matutunan natin kung ano ang mga pamaraan o pamumuhay na mabuti at kaaya-aya sa mga mata ng Panginoon. Kaya po, hindi lang na parabang ang mga turo at aral ng simbahan ng mga nakatatanda sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ay parang isinasantabi lang natin at magiging selective na lang tayo kung ano ang gusto nating sundin, at yung iba na hindi natin kaya o di kaya'y hindi naaayon sa ating mga hangarin ay ipinasintabi na lang natin. Hindi po ganun. Sabi ni Pope Francis sa Fratelli Tutti, one of the dark clouds in a closed world, ang mundo na sarado, ay yung loss of historical consciousness. Ano po itong loss of historical consciousness? Yun po bang nakatuon ang ating paningin sa hinaharap, ngunit wala na tayong memory or pagpapahalaga sa nakaraan, sa ating mga tradisyon, sa mga turo ng mga nakatatanda sa atin. Now,
Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kanilang mga turo ay mabuti. Posible rin kasi ang mga nakatatanda ay nagbibigay lang sa atin ng mga prejudices, no? Huwag kang sumama dyan, mga masamang tao yan, itakwil mo itong mga ganitong klaseng tao. Yan ay hindi valid ng mga turo. Ngunit, ang kinakailangan lang natin sa ating pagharap sa anumang nangyayari sa ating mundo ngayon ay bumalik tayo kung ano yung mga tinuturo ng mga mabubuting bagay sa mga nakatatanda sa atin. At lalong-lalo na ang salita ng Diyos, the Word of God, na klarong-klaro, malinaw na nagtuturo sa atin na mayroong mga bagay na pwedeng gawin at mga bagay na hindi pwedeng gawin. At ito ang gagamitin natin na batayan kung ano ang dapat nating gawin sa mga hamon na ating hinaharap. Sa mga yung mga sentimiento natin, kung ito bang sentimiento na ito, yung mga damdamin na ito ay dapat itakwil o dapat itaguyod. That's a kind of purification. Ang pag-purify, ang pagdalisay ng ating puso ay kinakailangan kung anuman ang nasa ating kaluluwa ay ilahad natin upang ang salita ng Diyos ang magbibigay linaw dito. At then, makikita natin kung ano ang dapat itaguyod, isulong, at ano ang dapat itakwil. Kaya po, itong historical consciousness can be a way of purifying our hearts and our intentions so that our love will become deeper, mas magiging malalim ang ating pagmamahal. Pangalawa po ay yung pagmamahal natin ay kinakailangan na magiging aktibo. Sinabi ko kanina na meron tayong sigasig sa ating pamimintuho, sa debosyon natin, sa imahin ng Mahal na Birhen at kung ano pang mga imahin ng ating Panginoon at ng mga santo. Ngunit, huwag nating isipin na ang ating pamimintuho sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng kanyang imahin o sa mga santo sa pamamagitan ng kanilang mga imahin o sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang imahin ay sapat na upang tayo ay mahubog. Kinakailangan na ang ating pagmamahal ay aktibo. Paano naging aktibo ito? Kapag ang ating gawa, ang ating pagkilos ay nakatuon sa pagtulong sa ating kapwa. Sabi nga ng first letter of John, if someone has all the world's goods, yet closes his heart to a brother who is in need, nandyan pa kaya yung pag-ibig ng Diyos sa kanya? Na may kakayanan siya na tumulong pero sinasara niya ang kanyang puso dahil ayaw niyang tumulong sa kapwa-tao. Yun po ang sometimes magkasalungat na sitwasyon ng ating pananampalataya. On one hand, sigasig tayo sa pagpapamimintuho. Ngunit, hindi natin binabaling ang ating atensyon sa mga tao na nangangailangan. We could strike a balance. At yung pamimintuho natin ay dapat nagbibigay sa atin ng sigasig upang magiging concern sa ating mga sa ating kapwa. At lalong-lalo na sa panahon ito, no? Na hindi lang natin tinitingnan yung sarili nating sitwasyon o sarili nating kondisyon. Kasi marami sa kabataan ay nagre-reklamo, nadidepressed, wala ng gana kasi nga hindi makalabas. Maraming mga balakid, lalong-lalo na sa mga modules, no? Napakahirap. Saan kaya nung unang may face-to-face classes ay kaya naman
ng mga kabataan, yung mga tinuturo ng mga teachers. Pero ngayon, may mga modules na tila galing pa, ginawa yata sa Mars o sa Venus. Hindi natin maintindihan. Pero kung tinuturo ng, we just focus on our misery, on the depression, on our own depression, sometimes we fall into self-pity. We become paralyzed. Wala na tayong magagawa sa ating sarili, wala rin tayong magawa sa ating kapwa. Kasi ako ay paralyzed na. Hindi na ako, na-depressed na ako. And yet, to get out of that depression is to see the condition of others. Na possibly pala na ang tinitingnan ko lang ang aking pangangailangan. At dahil pangangailangan ko lang tinitingnan, ang aking tinitingnan ay nagiging mas mabigat at lubulubog tuloy ako. Ngunit kung tingnan ko yung pangangailangan ng ibang tao, makikita ako na meron akong magagawa. And instead of focusing on my misery, I realize my capabilities, especially to help others. Pangatlo po, ang ating pagmamahal ay kinakailangan na nagbubukas ng ating puso. A heart that is full of love is a heart that is open to all. Kaya po, huwag natin isipin din na kailangang dalisay ang puso ko, kaya kailangang sarhan ko upang hindi makapasok yung mga nagbibigay nito ng mga karumihan. No. A heart that is full of love is a heart that is not afraid to love and to care and to reach out. Huwag natin isipin na ako ay dapat malinis kaya hindi ako makikipag-ugnayan sa mga taong hindi malinis. In the first place, why do we even consider ourselves to be clean and others to be unclean? Hindi po ganun. Magsumikap tayo na maging dalisay ang puso natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At itong biyayang ito ang tunay na naglilinis ng ating puso. At huwag nating isipin na tayo mismo ay naging malinis na dahil sa ating pagsisikap, sariling pagsisikap. Biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay naging malinis sa pamamagitan ng awa at habag ng ating Panginoon. At dahil doon, tayo rin ay dapat bukas sa mga taong nangangailangan ng tulong, hindi lang in the material sense, kundi yung in the spiritual sense as well. Na we roll down our sleeves, open our hearts, and venture outside, lalo na sa mga laylayan, upang hanguin, hatakin, hikayatin ang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pag-ibig na kumakalinga. Pag-ibig na hindi nanggagaling sa ating puso, kundi nanggagaling sa ating Panginoon. Biyaya. Huwag po ninyong isipin na kung tayo ay bukas, kinakailangan parang sasama na rin tayo sa mga taong walang namumuhay na parang walang Diyos. Eh, hindi po ganun. Paano natin sila hikayatin kung hindi malinis ang ating mga puso? Paano natin sila maihango kung ang ating puso ay sarado at walang pagkalinga para sa kanila? And so, itong tatlong bagay na ito ang magiging daan para tayo ay magiging source, bukal ng pag-asa sa panahon ng pandemya. Una sa lahat, ang ating pananampalataya ay dapat magbibigay sa atin ng pag-ibig na dalisay. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay dapat magbibigay sa atin ng pag-ibig na tumutulong sa kapwa. Pangatlo, ang ating pananampalataya
ay dapat magbubukas sa ating puso upang tayo ay magkakaroon ng pag-ibig na bukas sa lahat upang maging tagapahayag sa pag-ibig ng ating Panginoon.